Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Nakita nyo yung ating pong pupuntahan sa darating pong Sabado at Linggo. Diyan po tayo magse-celebrate ng ating pong 27th founding anniversary ng gawain po natin dito sa Pasig. Ano po? At dahil po dyan ay mayroon na lamang po tayong isang linggong manalangin. Ihanda ang ating pong sarili, no? Mag-settle ng ating pong mga accounts. Siyempre po, may bayad po yung lugar na yon. At of course, ang lahat pong ito ay galing po sa pagpapala ng ating pong Panginoon. Ano ho? Kaya ihanda ho natin ang ating pong mga puso. At meron ho tayo mga groupings po dyan. Ay mamaya, babanggitin ho natin yan, kabahagi ng ating pong mensahe. Siyempre, higit sa lahat ay maisama natin yung ating mga mahal sa buhay at yung ating pong mga LEDSI members po natin. Kasama na rin po dyan yung ating mga babautismohan. Doon na rin ho natin gagawin yan. Nakita yung luwang-luwang, ang lawak-lawak, at pwede nyo pong dalhin ang inyong pong aso. No? Alaga niyong aso, pusa, aywan ko lang kung merong lugar para sa pusa. No? Baka yung iba may alagang baboy. Okay. Pero yung aso, sigurado po ako, meron silang ginawang kulungan ng asong mga kasama, mga delegate din. Siguro pati yung aso, isama natin sa registration, no? Sino-sino yung mga asong yon? Anyway, joke lang po. Pero may kulungan po ng mga aso ho doon. Kaya dapat malaman natin. May tanong nga, kung ilan ang capacity ng kulungan ng aso doon. Okay? Yung iba ho naman, ay pwede ho kayong mag-tent kung gusto nyo mag-tent. Ano ho? Well, may mga kwarto naman, aircon, at medyo sapat naman ito sa ating pong ibabayad. Ano ho? Hindi na ho tayo nangolekta sa ating pong mga contribution para sa ating pong transportation. We will just utilize the transportation of all our members. And of course, our own transportation is including the Toyota Coaster. No? Ito po ay nahiram po natin doon sa ating pong Mother Church. So, pag yung sa Toyota Coaster, yan po ay 30 ang seating capacity. Pero yung mga bata naman, siguro, maliliit, pwede na sigurong dagdagan pa. Ano po? Dagdagan pa ng, basta mga bata, pwede lang. Maluwag ho yun. Kaya, magagamit po natin yung ating pong coaster. Ano ho? So, tayo pong lahat tumayo. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Let us pray. Na po, nalangin po tayo. Dakilang Ama, maraming salamat. Sa araw na ito, Panginoon, kami ay nagkasama-sama. Ito ang aming coming together. At sa pagsasama-sama namin na ito, nais namin kayong maluwalhati, aming Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng mga provisions niyo po sa amin sa mga nagdaang araw. Salamat din sa kalakasan, kalusugan. At maging sa may mga karamdaman, Panginoon, dalangin namin ang kanilang kagalingan. Nais namin 100% makasama ang lahat, Panginoon, doon po sa pagbigay tanghal po namin sa inyo sa ika-27 pagkatatag ng simbahan po rito sa Pasig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na narito sa unang service at maging sa second service, Panginoon, at maging sa third service mamayang hapon. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? So, ang pag-uusapan po natin ay understanding Ekklesia. Okay? Sabihin nyo nga po, understanding Ekklesia. Ready? Go! Understanding Ekklesia. Yan. Ano ba itong Ekklesia, mga kapatid? Ito ay palagi natin ginagamit at palagi ho natin itong naisasambit. Ang Ekklesia
Ito po yung church, balit hindi na natin masyadong ginagamit yung salitang church. Ano? Kasi yung salitang church po ay abuse na yung salitang yon. Misuse, no? Mali na ang pagkagamit ng salitang church. Naabuso na yung pagkagamit ng salitang church. Na misuse na, ano pa ba yung isa? Ito ay mali na ang ano, kahupanga-pangakakahulugan. Kaya itinatama ho natin ang kahulugan po ng ating pong church. Okay, may bisita ho tayo. Ito ay aking apo. No? Matanda na ang inyong pastor. May apo na. Si Ella Bagasina. Pakita yung nga, Ella. Yan ang aking apo. Ano? Yan ay pamangkin ni Chacha. Okay? So, yan ay maraming salamat na kadaupang palad ka namin dito. Siya ay isang government employee. Hala ka, absent ka. Okay, absent ka bukas. Okay, so yan po yung tagagawa at doon yun po sa aming bayan. Ngayon po, napag-usapan natin yung mga nakaraang araw o linggo patungkol sa Sabbath, mga kapatid. Ano? Napakahalaga na ito ay huwag natin pong ma-misuse, ma-abuse, at ma-misinterpret ang Sabbath. Sabi nga po sa banal na kaso, alam niyo ba, sabi ni Moses, sa Exodus chapter 35 verse 1, sabi ng ating pong Panginoon, balikan ko lang po, 5 minutes lang dito sa balik-aral natin sa salitang Sabbath. Verse 31, ang sabi po ng banal na kaso natin, and Moses, si Pastor Moses, gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, these are the words which the Lord hath commanded that ye should do them. Maliwanag yan, mga kapatid. Nung, okay, meron din silang coming together. Si Moses, he gathered the congregation. Katulad po ngayon umagang ito. We are gathered together today bilang mga anak ng Diyos, at ito ang iniutos ng Panginoon that we should do them. Kaya, alam nyo, pag kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, lalo na ngayon, araw na ito, no? Pag may nagtumatayo sa pulpitong ito, mga kapatid, ang Panginoon ay merong binibigay na kautusan, katuruan, meron binibigay na pangaral, meron din pagalit, ano ho? Meron din pagpapalakas, kalakasan para sa lahat. Ngayon, ito sabi dyan, commanded. Ito ang iniutos ng ating Panginoon. Ano sabi sa verse 2? 6 days shall work be done, but on the seventh day, there shall be to you an holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Alam niyo ba? Nagre-research sana ako, hindi ko lang natapos, mga kapatid. Dahil alam niyo po hanggang sa ngayon totoo 'yan, no? Yung wala nang pahinga sa trabaho. Sabi diyan, 6 days shall your emails be done. 6 days shall work be done. 6 days shall your transactions sa trabaho be done. 6 days, lahat, mga kapatid, na gawain sa inyo pong mga secular job, be done. But on the seventh day, there shall be to you an holy day, a Sabbath, a rest, pahinga. Okay? Pahinga, no? Sa anim na araw, magtrabaho ka. Pero sa ikapitong araw, magpahinga, sabi ng Panginoon. Ang sino man, nakarinig na kayo na nagtatrabaho pagkatapos biglang namatay sa trabaho. Inatake sa puso. At pag inanalyze mo kung anong bakit, anong dahilan, 24 years old, 34 years old, no? Bata pa. Okay? Kalakasan niya, patay sa trabaho. Hindi na ho ito, kaya hindi na ito
bago ho sa atin. Ano? At itong batas na ito ay hindi po ito luma, no? At hindi po ito napaparam, itong batas na yan. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, pag inabuso natin ang ating katawan, patay ka. Okay? Patay ka. Yan sabi ng banal na kasulatan. No? Pero noon, kapanahon talagang binabato eh. Ngayon, mga kapatid, no? Inaatake sa puso, kung ano-anong sakit. Okay? Yung mga hindi makatulog, ha? Bunga yan. Bunga yan po ng hindi magandang simulain sa ating hanap buhay. Okay? Now, ito pong batas na yan ni Moses, mga kapatid, huwag natin kaligtaan. Dahil, siyempre, nagsimula yan doon sa Exodus chapter 20. Buksan po natin doon. Exodus chapter 20, verse 8. At ito pong pang-apat na commandment na ito ay ito yung pinakamahaba, no? The fourth commandment is the longest commandment. Dito po sa batas ng Diyos ang haba kasi ito po ay apat na verses, verse 8, verse 9, verse 10, and verse 11. Kaya ang haba. So, very significant, mga kapatid. At hanggang sa ngayon ay pinapaalala ito sa atin ng Panginoon. Remember the rest day. Kasi ang Sabbath po ay hindi Sabado. Ang Sabbath ay rest day. Rest. Pahinga. No? Kaya, alam mo, kahit sa sasakyan, no? Kahit anong gamit, mga kapatid, sasakyan man yan, kahit wala yung buhay, laspagin mo yan at 24 hours a day, 7-4, ano yung 7 taon yun? 24-7? Wala. Hindi tatagal yung sasakyan na yan. Kahit sasakyan, mga kapatid, ay pahingain. Pati sapatos. No? Itong sapatos yung ito talaga, panglinggo lang. O, kita mo? Anim na araw siyang pahinga, panglinggo lang. Tatagal talaga. No? Tatagal talaga itong sapatos kung ito kasi panglinggo lang eh. Ganun, mga kapatid. Damit. Kahit ano yan. No? Araw-arawin mo yan, hindi yan tatagal. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, remember the rest day to keep it holy. Pag sinabing holy, separate. Ano ho? Ito ay designated, separate. Ito ang araw na ito na sabi nga rito para sa Panginoon. Verse 9, 6 days, thou shalt labor, do everything sa loob ng anim na araw, mga kapatid. And do all thy work, lahat na gawin mo. No? Si anak kong isa, kagabi, mayroon pa siyang nagsasalita. Pa, nagising ako, may kausap ang may ka-meeting pa. Okay lang yun. No? Basta sa araw ng Linggo, no? Pahinga, para po yan sa Panginoon. Okay? Tapusin lahat. No? Ano yan? Non-negotiable ho yan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon sa verse 10, may reason naman siya. Sabi rito, but the seventh day, sabi sa verse 10, is the Sabbath of the Lord thy God. In it, thou shalt not do any work. Thou, ikaw, thy son, yung anak mong lalaki, thy daughter, yung anak mong babae, thy manservant, yung katulong mong lalaki, yung thy maidservant, yung katulong mong babae, thy cattle, pati si hatchi, pati si ano, thy cattle, pati yung baka, thy stranger, kung may kasama kang stranger dyan na hindi Hudyo, na hindi ligtas sa bahay nyo, pati siya, bigyan po yan ng day off that is within thy gates. Kung may aso ka, may pusa ka, lahat yan, walang. Kasi ito ba ay kagustuhan po ba natin ito? Hindi, ito ay command. Ano ang reason niyan, mga kapatid? Sabi sa verse 11, for in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and the Lord rested the seventh day. Yung Panginoon nga, may rests, ikaw wala. Eh sayang, pastor, ang sweldo. Sayang ang kita, mga kapatid. Yung ang aking mga magulang ay naligtas.
Wala kaming, hindi sila natitinda ng araw ng Linggo. Okay? Wala. Kaya sabi noon ng mga kasamahan niya sa palengke, nako, itong mga dait, no? Maggagapang na ito sa hirap. Okay? Bukod sa nagbago kami ng relihiyon, no? Hindi pa ako pala save noon, nagbago sila ng relihiyon, tinigil pa yung trabaho, sarado kami pag Linggo. Okay? Kaya, ang Diyos ka, ang Diyos nga nagpahinga eh. Hindi dahil sa pagod, kundi tapos na yung kanyang trabaho, tapusin ang trabaho araw, sa loob ng araw, anim na araw. Eh, pastor, sayang. Meron kasing overtime, sayang. Alam niyo po, o kayo, no? Pasensya na kung makakapagsalita po ako dito sa inyo. Kayo, na kahit araw ng Linggo nagtatrabaho, ang problema po niyan, may trust issue kayo sa Panginoon. Yun eh. You cannot trust the Lord. You cannot trust His Word. May trust issue ka sa Panginoon. Kaya, yung ang araw ng Linggo, may trust issue ka, may trust issue ka rin sa pagkakaloob. Kaya hindi mo makaloob, makipagkaloob ang iyong tithes offering. Sunod-sunod na yun eh. Hindi mo makipagkaloob ang tithes mo. Okay? Kasi akala mo, pag hindi ka magtrabaho ng Linggo, malaking kabawasan sa'yo. Hindi ho. Sinasabi yan ng Panginoon sa atin na magtrabaho ka ng anim na araw, yung isang araw, huwag ka magtrabaho. Akong bahala sa'yo. No, sabi ng Panginoon. Kaya, no, akong bahala sa'yo. Okay? Kailanman, mga kapatid, ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon, hindi pinababayaan ng ating pong Panginoon. Okay? Andan nyo yan. May trust issue ka, kaya hindi ka makapagkalum ng tithes. Kaya hanggang sa ngayon, ganyan ka. No? Kahit kayo po na nanonood dyan sa YouTube o sa Facebook, hanggang ngayon, ganyan ka. Eh, paano ka dadagdagan ng Panginoon ng kanyang pagpapala? May trust issue ka sa tithes. Hindi mo madagdagan yan. Ako, ano yung ibig kong sabihin? Ah, hindi ko kayo, hindi ko kayo pinahihiya. Ano ho? May nagtanong sa akin, kukunin ko po ba itong aking trabahong ito? Natatakot ho ako magkumuha ng aking trabaho. Kunin yung trabaho. Kasi pag kinuha ko yon, tataas ang aking posisyon. Siyempre, pag taas ang posisyon, tataas ang sweldo. Okay? Sabi ko, eh, ba't di mo kinukuha? Natatakot daw. Sabi ko, huwag ka matakot kung ano yan, trabahong yan. Eto, pakinggan mo ako. Kung kayo po ay tataasan ng position po ninyo, sigurado yan, tataasan kayo ng sweldo. Okay? Now, ang katakutan nyo, mga kapatid, hindi yung bigat ng trabaho. Ang katakutan nyo, ang tanong, handa ka ba na sa pagtaas ng sweldo, tataas din ang tithes mo? May bibigay mo ba yun? Yun ang pag-usapan. Kasi pag tumaas, halimbawa, nasanay ka magbigay ng tithes, no? 3,000 pesos. Pag 3,000 pesos ang tithes mo, magkano sweldo mo yan? Magkano? 30,000. May 30,000 kang sweldo. 3,000, malaki yan. Pag tinignan mo, ang laki yan. 3,000. Lalo na sa mga hindi nagbibigay ng tithes ng 3,000. Laki naman yan. Oh, kasi, alam mo, ang Panginoon po ay hindi naman siya ano yan? Hindi ho naman ang Panginoon unfair sa lahat, sa pagkakaloob. Kasi lahat ho tayo binigyan ng 10%. Mula pa po noon yan, panahon ni Genesis, aklat ng Genesis hanggang sa ngayon, ang 10%, hindi ho nag-i-increase ang Panginoon. No? Ng kanyang porsyento hanggang sa ngayon, ang tithes 10% pa rin po. Kaya sabi ko, ang problema, trust issue, may trust issue kayo sa Panginoon. Kasi, 3,000, pagkatapos bigla magiging 60,000 ang sweldo mo. Pag 60,000 ang sweldo mo, magkano na ang tithes mo? 6,000. Kaya yun ang tanong. May bibigay mo ba yung 6,000? Hindi, yung bigat ng trabaho. Kasi kaya nyo yan eh. No? Kaya nyo yan. Kundi, maibibigay mo nyo ba ang para sa Panginoon? Kung itinuturing po ninyong partner ang Panginoon sa inyo pong buhay, de, siyempre, partner siya, may kabahagi siya.
sa inyong kita. Ama, well, okay, pastor, kaya ko naman. Kaya mo, di sige, di tanggapin mo. Ngayon, mayroon pa ako isang tanong, pag 6,000 na ang tithes mo, oh, sagutin niyo ako, pag 6,000 ang tithes mo, magkano fresh fruit mo? Magkano? Jawi, magkano? 60,000. Ang laki niyan, Nanay Tess, tama? Kaya mo? Yan ang tanong. Kaya mo? Hanggang saan kaya ng dibdib mo na ibigay yan, mga kapatid? Yan ang tanong. Okay? Kaya, fast forward. Kaya si Mr. Colgate, yung toothpaste natin, no? Sa patuloy na pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay at kanyang katapatan, sa kanyang pagkakaloob ng kanyang tithes. Okay? Nagsimula siya mag-tithes, $1. Simula, barya lang, hanggang sa pinagpala ng Panginoon, dagdag ng tithes. Pinagpala ng Panginoon, dagdag ng tithes. Hanggang sa, hindi na siya nagbibigay ng tithes. Sa sobrang pagpapala ng Panginoon sa kanya, ang sabi ni Mr. Colgate, Panginoon, baliktarin ko na lang po, sobra-sobra na ito. Yung 90% sa'yo, yung 10% sa akin. Kita nyo yan? Baliktad na, di ba? Panginoon, sa'yo na yung 90%. Yung 10% sa akin. Eh, paano ba naman yan? Chad, yung 10% na kinuha niya, no, 300 million na eh. Aanin mo pa yan, sobra-sobra ng pera. Tama ba? Aanin mo pa yan. Sobra-sobra na ang pera mo. Nabuhay ka nga ng 10,000. Mabubuhay ka rin ng 10 million. Mabubuhay ka rin 1 million. Basta marunong tayong sumunod sa utos ng Diyos. Okay? Now, Galatians chapter 2. So, yun po. Kaya tapusin ko na yung topic ko about Sabbath. Sa Galatians chapter 1, mga kapatid, topic natin ay, bigyan ako rito ng ano, pakibigyan ako ng timer. Okay? Sa Galatians chapter 1, verse 2, mga kapatid, sabi rito, ang topic natin, understanding Ekklesia, understanding the church. Okay? Sa Galatians chapter 1, verse 2, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Tingnan niyo po yan, ha. Plural ho yan. Churches of Galatia. Sa mga simbahan doon sa Galatia. At ito po ay isinulat ni Apostle Pablo. Siya ang nagtatag ng mga simbahan sa Galatia. Yung churches po dyan, Ekklesia ho yun. So sa Galatia ay marami po siyang mga naitatag sa probinsya ng Galatia. Sa probinsya ng Galatia, marami siyang naitatag ng mga simbahan. Kaya sabi niya, sa mga simbahan, plural, sa Galatia. Kasi siya nagtatag nun eh. Now dito po naman, pansinin niyo naman dito sa Galatians chapter 1, sa baba, verse 22, ang sabi ho naman dito, and was unknown by face unto the churches of Judea. Okay? Churches of Judea which were in Christ. So another plural na pagkagamit po ng salitang Ekklesia, churches of Judea. So sa Judea, mga kapatid, ay may mga simbahan din. Hindi na po ito in-establish ni Apostle Paul. Basically, kasi ito po yung sa Judea, the province of Judea, kasama dyan ng Jerusalem. Okay? So, sa Judea, ay sa probinsya ng Judea, marami mga simbahan. Ito yung mga churches. So, pagkatandaan ho natin na ito mga churches na ito sa Judea at churches sa Galatia, mga iba't ibang mga simbahan. Na bakit kuminensyon ito, mga kapatid? Kasi nagkaroon tayo ng Ekklesia Conference sa Tatalon.
At doon po, nakita natin doon ng iba't ibang mga gawain ng lighthouse sa buong Pilipinas. Sabihin natin sa buong mundo kasi yung iba ay nasa Zoom. So ito po'y gawain mga churches, mga body of Christ, mga lighthouse churches and ministries related ministry, no? The related churches na hindi naman sila lighthouse katulad natin, isang pinanggalingan natin. Subalit sila ay mga churches din, mga Baptist churches na mga kaibigan natin, mga pastor, no? Mga Bible Baptist churches po sila. Pero nagsama-sama ho tayo doon sa tatalon, mga kapatid. At hindi po ito maraming churches. No, nagkasama-sama ho tayo doon sa tatalon, no? Yung gawain natin sa Taguig, sa Pasig, gawain natin sa sa Taytay, gawain natin sa Bicol, no? Iba't ibang lighthouses, mga kapatid. Nagkasama-sama ho tayo at katulad ng sinabi ng Apostle Paul, Galatians chapter 1 verse 13, sabi ho rito, "For ye have heard of my conversation or manner of life in the past in the Jews, in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church." Okay, pansinin nyo, singular. "I persecuted the church and wasted it." Okay, kanina, ang pagkabanggit ay plural. Ngayon, ang Ekklesia ho dyan ay singular. So, katulad po nung nangyari po sa atin, Ekklesia Conference, itong tatlong araw na yon, mga magkakasamang simbahan ng Diyos. Ekklesia of God. Ano ho? Ekklesia of God. Actually, kaya mapapakinggan po natin, o ang ating pong Bishop Ruben Abante, hindi niya sinasabing local church, ang ganito. Nagkaroon lamang po ng local church kasi dati noon wala naman term na local church. Subalit nung sinimulaan sino yung pare? Nagpasimulan Protestantism. Ni Martin Luther, Lutheran Church ng Germany. Okay? Para magkaroon ng kakaibang distinction, ginawa nilang yung against sa local, ginawa nilang universal or general church. Universal. Hindi ho tayo naniniwala sa universal church. Actually, lahat na church local. Katulad dyan, yan po ay local din niya ni. Actually, talaga na, mali talaga pag sinabing local church. Dyan sabi ng Apostle Paul, the church of God. Pag yan po yung nagkasama-sama, no, sa isang, hindi po ito sa langit, sabi dyan, "I persecuted the church of God as one." Bilang isa. No? Kasi naniniwala ho tayo na isa lang ang simbahan na tinatag ng ating pong Panginoon. Eh, pastor, di ba may simbahan din na ganito? May Katoliko, may Iglesia ni Cristo, may yung mga kamag-anak ko, mga Seventh-day Adventists. No? Yung pinsang ko pumunta rito, third generation na Seventh-day Adventist. Okay? Pero, hindi natin sila kinikilalang church, simbahan, dahil sa kanilang doctrine and practices. Hindi tayo kapareho ng mga Pentecostal. Ikaw, mayroong buhay na wala hanggan. Ang Pentecostal, wala. Hindi sila naniniwala sa eternal life. Ang kaligtasan ay eternal. So, paano tayo magiging pareho? Okay? Ang kaligtasan, di ba, mga Katoliko, kayo po, kung may Katoliko po rin dito, pagpaumanhin po ninyo, pero ang kaligtasan sa inyo, para ang tao mapunta ng langit, dapat gumawa ng mabuti. Ano ho? Eh, hindi ho yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, yun pa lamang, iba na tayo. Hindi na ho tayo pareho. No? Dahil ang pagtungo sa langit, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos
kay Kristo Jesus. Tama. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Now, so, nais ko lang po maipakita sa inyo na katulad din ho natin, pag tayo po ay nasa kanikilang bahay natin, no, we are considered body kasi katawan ka ng Panginoon eh. Okay? Sabi natin mga katawan ni Kristo, no, nagkalat sa Pasig o sa ibang lugar. Pero ngayon po, nagsama-sama tayo as one body in Christ. Parang ganyan sinabi ng Apostle Paul. Churches, tapos the church of God, the body of Christ. Okay, now, o doon na tayo sa text na binasa ko kanina. Acts chapter 2. Now, so una, naunawaan nyo mga kapatid, understanding Ekklesia, na dapat tayo magsama-sama tuwing Linggo. Kasi ito yung ating pagsasama-sama. Kaya kahit po doon sa darating na Sabado Linggo next week, no, yun po yung pagsasama-sama natin mga kapatid. Na dito po sa Acts chapter 2, yung binasa ko kanina, ang sabi yun ng banal na kasulatan sa atin. Sa verse 21 or 41, then they glad to receive his word were baptized, no? Sa isang ekklesia mga kapatid, sabi rito, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon sa kanyang salita, pag sinabing his word, salita ng ating pong Panginoon, kasama na rin po diyan mismo ang ating Panginoon because he is the living word, no? Ito ho ang tawag rito, the written word. Jesus Christ in the written word. Okay? Pero yung persona ng ating pong Panginoon, that is the living word. Now, lahat po ng mga tumanggap kay Kristo Jesus na bautismuhan. Kaya, Lord willing, baka magbautismo tayo doon sa darating. Kung hindi po kayo nagpabautismo, doon na tayo magbabautismo sa ating pong 27th Foundation Day. Ba? Hindi mo makakalimutan ang baptism mo. Kasi ito ay anniversary natin, mga kapatid. At pag ikaw yung nabautismuhan, the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Ilan ang nabautismuhan? 3,000. Sa inyo na mga angat na sa karunung at pananampalataya, ay medyo basic na po ito sa inyo, mga kapatid. Pero, kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo po mga Lighthouse Bible Baptist Ekklesia, no? Ay pareho tayo ng Pentecostal mong kaibigan, Pentecostal na church dyan o saan mang simbahan na alam natin, mababait ho sila. Minsan mas mababait pa nga sila sa atin. Okay? At wala naman sila po ay nagpapahayag din ng salita ng Diyos, pero hindi ho sila katulad natin. Ano? Ito na nga lang pong verse na yan, sa kanilang paniwala, ang simbahan nagsimula sa Pentecost. Okay? Hindi ko tayo naniniwala doon. Wala yun sa banal na kasulatan. Bago pa ang Pentecost, yung birthday ng church, tanungin nyo sila, kailan ba ang birthday ng church nung bumaba ang banal na espiritu? Sa Pentecost po ang tinutukoy nila. Ito, sa chapter 2. Diyan nagsimula ang simbahan. Hindi ho. Nagsimula ang simbahan nung itinatag ng ating Panginoon, nung siya ay nabubuhay pa. At nandito pa siya sa mundo, no? Kay bodily, doon niya tinatag ang kanyang ekklesia. Pag alis niya, sabi niya, pag alis ko, bababa ang banal na espiritu. Okay? At yung pagbaba ng banal na espiritu, yun sinasabi ng mga Pentecostal na birthday ng church at doon nagsimula ang church. Hindi po, mga kapatid. Bago pa noon, matagal na. Nagsimula na ang church. May church na. Okay? Kaya ang sabi dyan, ito din na naintindihan eh. The same day, they were added. Sila ay naidagdag. Now, naidagdag sila kasi bago ng araw na ito, may church na. At actually, meron ng 120 members. Kaya, 120 membro plus 3,000, so naging 3,120. They were added. If kung
itong araw na ito, ang start ng church, hindi dapat ginamit ang salitang added. You cannot add to zero. Zero nga eh. Zero membership. Okay? Ibig sabihin ng zero membership, walang church. Tapos in-add yung 3,000. Kaya mga kapatid, tayo napaka-kwan tayo sa mga words, bawat words. Napaka-observant tayo sa bawat words na yan. Kaya, in application, mga kapatid, sa darating na linggo, sa susunod na Sabado at Linggo, no, yung lahat ng mga nabautismuhan ng simbahan pong ito na active, no, okay? At syempre, yung nagbayad ng 1,500. Sila ang sinasabi natin na kabahagi ng ating pong Ekklesia. Well, kasama yung hindi nabautismuhan, katulad ng uncle ko, pupunta yung uncle ko doon. At ang iba pang mga mahal natin sa buhay, yung mga kasama natin sa small groups, mga pupunta ho yun doon. Okay? And they are part, no? Sila ay magiging saksi kung paano tayo magbibigay luwalhati sa ating pong Panginoon. Now, ano pa? Ang sabi ho rito, next verse, verse 42, no? Nung sila po ay nagkasama-sama sa isang ekklesia, sabi sa verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Nakita niyo po, topic natin, understanding ekklesia. Ano ba itong ekklesia ang tinatawag? Kasi ho, sanay ho tayo sa kinagisnan ho nating simbahan. Okay? Napupunta lang ho tayo doon sa simbahan, pagkatapos uwi na. Ni natin kilala ang mga katabi natin eh, no? Ni hindi natin kilala kung sino-sino ang ating mga ano doon, mga kasama. Kasi 'yun ang hindi ho tayo ganun. Okay? Napupunta ka lang sa simbahan pag kasal, pag may binyagan, o kaya pag ikaw na naman ang patay, ikaw nang dadalhin doon. Doon ka lang nakakapasok, hindi po 'yun. No, maling understanding po yun ng ekklesia. Ng ekklesia, may bautismo. At ang binabautismohan, may utak na, marunong na. No? Hindi tayo nagbabautismo ng bata. Bakit po? Kasi wala naman binanggit sa banal na kasulatan na ang bata ay pwedeng bautismohan. Okay? So, ganun tayo. That is ekklesia. No? Para maunawaan nyo. Kaya, dito nga lang nga tayo rito, mga cross eh. Hindi na. Wala ko kasi yan sa banal na kasulatan kaya hindi natin ginagawa. Kung anong wala, di huwag natin gawin. Kung anong pinagagawa, di gawin natin. O kaya mga binabautismohan natin, ligtas na. Ano ho? Tapos ang sabi rito sa verse 42, and they continued steadfastly, nagpatuloy sila sa Panginoon. Ganun kasigasig sila sa Panginoon. Sa kanya, sa kanilang pagpapatuloy. Dahil sila yung mga nabautismohan, nagpatuloy sila sa turo. Ngayon, siyempre, wala na mga apostol. Nagpatuloy sila sa turo ng salita ng Diyos. Nagtuloy-tuloy sila ng sa matapat na aral, mga kapatid. Kaya, iba ang aral, no? Iba ang aral ng eklesia natin, no? Sa aral ng Iglesia ni Cristo. Basically, ang Iglesia ni Cristo, hindi naniniwala na si Cristo ay Diyos. Kahit gaano pa kabait yan, mga kapatid. No? Hindi ho sukatan ang kabaitan. Ang sukatan, kaalaman sa salita ng Diyos. Katulad doon yan sa tinuro. Kaya tayo ho, understanding ekklesia, tayo ho, mga masugid ho tayong tagasunod ng salita ng Diyos mula pa sa ating pong Panginoong Jesus. Mula pa sa mga apostoles, na natili tayo sa kanilang turo. No? Ang turo, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, hanggang sa ngayon po, yan ang pinangahawakan natin. Ang Iglesia ni Cristo, mga kapatid, dito lang po yung nagsimula. Wala kang makikita ang Iglesia ni Cristo noon sa ibang bansa. No? Maliban ngayon, kasi kumalat na ho sila. Eh. Pero, dito lang po yan, local po yan natin. No? Kaya,
ang turing ho natin sa kanila, kulto. Okay? Hindi tayo natatakot at tawagin silang kulto. Hindi nga sila nakakatanggap ng shoebox namin eh. Kasi hindi, at least yung mga Pentecostal may shoebox. Na pwedeng bigyan ng shoebox kasi mga evangelical ho sila. Hindi ho pareho ng ating kaligtasan, lalong-lalo na. Salvation by grace. Kaya nakakatanggap. Ang Iglesia ni Cristo, hindi ho yan nakakatanggap ng mga shoeboxes ho natin. Kasi they are cult. Aha. Kulto. Naniniwala na si Cristo ay hindi Diyos. Lahat po na mga nakakatanggap ng shoebox, yun po yan. Local ho yan dito sa atin. Kaya church nga sila, no? Nakalagay Iglesia ni Cristo, pero hindi ho sila Ekklesia na katulad ho natin. Katulad ho yan. Alam nyo po, kung meron pong local na naitatag na simbahan sa Pilipinas na tinatawag na Iglesia ni Cristo, local ho yan eh. Kasi the rest, mga imported na simbahan, kasama na. Ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, imported yon. Hindi naman ang galing sa atin yon. And they are also considered cult. Kaya hindi rin sila nakakatanggap ng shoeboxes. Okay? Kahit sa Amerika. Kasi kung sa atin dito sa Pilipinas, meron po tayong Iglesia ni Cristo na local, galing dito, Pilipino nagpasimula, meron din sila doon. Yan, Seventh-day Adventist. Pinasimulan yan. Doon. Local ho yan sa kanila. Okay, it's the same. Okay? And most of the religion na makita nyo po sa paligid ho ninyo, maliban sa Baptists, lalo na Bible Baptists, lalong-lalo na Lighthouse Bible Baptist Church. No po? Lahat po ito na mga gawain ho natin, Ekklesia, lalo na itong Ekklesia ho natin, mga kapatid, we never deviated from the doctrine and practices ng ating pong Panginoon. Ayan. And they continued steadfastly, mga kapatid. Okay? Without deviating. Tapos, and fellowship. Meron hong fellowship. Kaya dito may mga fellowship po tayo. Fellowship. Kanina nagpa-picture ako sa mga bata. Kahapon, nag-fellowship yung mga men. At masusundan pa. Kaya lahat ng mga adult men, no, mag-plano ulit tayo ng fellowship ng adult men. Sama na natin yung mga ladies natin, mga asawa natin sa fellowship. So, fellowship. Alam niyo po, mga kapatid, no? I might lower the boom, no? Baka maapakan ko po ang kalingkingan ninyo. Pag masaya ka na makipag-fellowship sa hindi mananampalataya, may problema ka. Okay? Pag masaya ka makipag-fellowship sa hindi mananampalataya, alam niyo, pwede ho tayo makipag-fellowship kahit kanino. Pero ang hirap makipag-fellowship ng isang ligtas sa hindi ligtas na hindi nag-iisip paano kaya ito maligtas. Ang Muslim, pagkatabi ang Kristiyano, ang nasa isip, paano yan papatayin? Okay? Yung mga fundamental Muslim. Pero ang isang Kristiyano, pagkatabi ang Muslim, ang nasa isip, paano yan maliligtas? Paano ko ito wiwitnessan? Paano ko ito shisharan ng gospel? Okay? Yan ang kaibahan natin. Pagkatabi natin yan, gusto natin sharean ng gospel. Pagkatabi natin yan, gusto natin paano ka ito maligtas. Kaya nung naligtas ka, ang unang nasa isip mo, paano maligtas si nanay? Paano maligtas si tatay? Paano maligtas ang kaibigan ko? Paano maligtas ang kapatid ko? Paano maligtas ang pamangkin ko? Yun ang nasa isip. Ano ho? Kaya, yan ang Ekklesia.
That is understanding Ekklesia. Kung ikaw po ay ligtas at wala kang desire na sila'y maligtas, madalas sa Panginoon may problema ang kaligtasan mo. No? Kasi pare-pareho tayo, iisa ang puso ho natin, mga kapatid. Iisa ang ating pong damdamin. Kasi ganun po ang ating pong Panginoon. Siya ay pumunta rito sa lupa to seek and to save that which was lost. That is Ekklesia. Understanding Ekklesia. So ano pang sabi dyan? And in breaking of bread, no? Meron pong fellowship. Breaking of bread. Pagkain, no? Yun lang. Alam mo, masamang bisyo natin. Pagkain. Hindi naman tayo naninigrilyo, hindi naman tayo umiinom, hindi naman tayo nagdodroga. Yun nga lang talaga ang masamang bisyo natin, pagkain. No? Matatakaw po ang mga Baptists. Okay? Breaking in bread and in prayer. Tingnan niyo po ang Ekklesia. Ito ay normal sa isang Ekklesia, mga kapatid, panalangin. Hanggang sa ngayon, no, mga kapatid, ang kami as family, no, ay luto sa panalangin kami sa bawat isa. Nawa ganun din ho kayo. Palakihin po ninyo ang iyong mga anak sa panalangin. Verse 4, 43. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Alam niyo po, pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, naligtas, no? Simula sa kaligtasan, ito po ay isang simula po sa kaligtasan natin, mga kapatid. Ito po ay isang bagay na himala sa atin. Kaya kung tatanungin niyo ako, Pastor, meron pa po bang himala ngayon? Opo, ang kaligtasan. Okay? Isipin mo, naligtas ang kapitbahay mo na si Raulo. No? Naligtas yung ikaw na durugista. Naligtas na ikaw na lahat na nakasalanan nandyan, ikaw ay naligtas, nagbago ang buhay. Kaya itong many wonders and signs were done, hindi pwedeng hindi makita ang pagbabago at mga kababalaghan sa atin, mga kapatid, sa pagbabago ng ating pong buhay. Okay? Kaya itong ating anniversary, well, nandyan po ang ating pong pagsasama-sama. Kasama na dyan, mga kapatid, yung ano pa bang gagawin natin doon? Yung tatlong grupo, may tatlong grupo tayo. Ano yun? Yung Rubenites, tama, di ba? Yung mga Rubenites. No, ang alam ko, yung iba ay nagpagawa na rin ng t-shirts. May mga t-shirts, Rubenites. Yung isa, ano yun? Judanites ba yun? Okay, may mga Judanites. Oh. Yung wala pa pong mga grupo, no? Ay Judanites, no? Ang galing, no? Hindi Judadays. Ano isa? Ano isa? Ha? Termites. Ang bihira. Benjamites. No, tatlong grupo lang naman ito, mga kapatid. Kaya puntahan niyo lang po yung ating Lighthouse announcement nandoon. Makikita ho natin doon yung ating po mga groupings. And of course, nakita ko na rin po kanina bago ako bumaba rito yung mga room assignments po ninyo. Kasi inaayos na ho kung saan kayo matutulog. No? Huwag na ho kayong magreklamo sa matutulugan ho natin. Pero makakatulog naman tayo doon. No? Eh, sa halagang 1,500, meron ka ng hapunan, meron ka ng almusal, at meron ka ng pananghalian. Oh, okay? So, tatlo na yan na pagkain. At sa, tapos matutulog tayo doon. No? Isang gabing tulog. No? Mura na yun, mga kapatid. Kaya nga, hindi na nga natin naisingil yun pong sa transportation. Kasi mag, ang tawag dyan? Hitch? No. Sakay na lang po sa iba. Sa motor. Now, kung meron pa mga sasakyan na pwede tayong mahiram, kaya humiram na nga tayo doon sa ating pong Mother Church. Well, kino-coordinate na ho natin ito. Sa pagkakaalam ko po, meron nang lumampas na ho tayo sa 150.
Okay? More than 150 na ho tayo. So, marami-rami na ho tayo rito. At ang nais natin, lalo na po sa mga unbelievers, makita nila kung papaano ho tayo, mga mananampalataya, nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Okay, may swimming pool po doon. Ang lawak-lawak, no? Ang lugar na yun, mga kapatid. Tapos magse-celebrate ng Christmas party. Ang, hindi ko alam kung ano hong gagawin. Pasensya na ako kayo. Kasi pastor lang po ako rito eh. Basta pagdating doon, mga kapatid, let's glorify God. Let's thank the Lord for the 27th Foundation Day po natin. At tayo po nagawain ang kauna-unahang gagawa po nito sa anniversary, dalawang araw. Okay? Doon tayo matutulog. Parang masarap talaga, no? Kikita ko, masarap eh. Magsama-sama tayo doon, mga kapatid. Pagkatapos po niyan, sa darating po na December 10 at 11, after po ng ating program, rapture na po. Amen? Rapture na. So, tayo pong lahat tumayo, mga kapatid. No? At tayo po ay meron pang mabibig announcement po sa atin. So, let's hear from them. At meron po tayong aawit para po sa ating pong offering. Now, let us prepare. Bayan, magbayad na po tayo sa ating po. Talian nyo na po yung pambayad na yan kasi kukunin ho yan ng Diablo. Okay? Totoo ho yan. At nais natin na ma-settle na natin to lahat at mabayaran. Okay? Panalaman na langin tayo at ingatan tayo ng Panginoon. Ilang araw na lang ba? Isang linggo na lang. 6 days, nandun na tayo sa ating pong celebration. Okay? Tayo pong lahat manalangin, dakilang Ama. We look forward, Lord, for this coming Saturday and Sunday as we celebrate our 27th Foundation Day. Thank you, O God, for all the resources that you have given to us and all the talents that we will render and all the grace that we will see on that day. And we pray that we will give only glory to your name, Lord. Ingatan niyo po ang lahat at yung panghahanda namin, Panginoon, patungo doon. At maging sa araw ng aming pagbiyahe, ng mga sasakyan, ng mga kotse, ng mga coasters, ng mga motor o ano paman, mga jeep o ano paman, Panginoon, na uri ng transportation, ingatan niyo po ang bawat isa. At makabalik, Panginoon, ng mapayapat matiwasay after ng aming pong programa. Maiksi lamang po ito, O Diyos, subalit ibig namin maging meaningful po ito. At sa aming pong mga kapatiran na immediate members na nasa program at sa lahat ng mga leaders activities, tulungan niyo po kami, Ama, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang fellowship ng bawat isa ayon sa inyong salita. At higit sa lahat, ang pasasalamat po namin sa inyo, Panginoon. Ihanda niyo rin po, Panginoon, ang aming thanksgiving offerings. At ito po ay aming pasasalamat din po sa inyo sa lahat ng mga pagpapala niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, just remember, ano? Well, we had been emphasizing, yeah, you may take your seat. We had been emphasizing yung 1,500, but take note, we still have to give our thanksgiving offerings, mga kapatid. Okay? So, alin na kayo rito, mga, ano bang tawag sa inyo? Alin na kayo rito? Sila po ay mga, ang tawag sa kanila? Faithful friends. Mga faithful friends. Oh, sige. Okay? Ah, dyan kayo. O, dito kayo sa taas. Mga faithful friends.